Ang North Korea ay nagsagawa ng isang military parade na kinabibilangan ng nakaugalian ng pagpapakita ng kanilang mga missile. Sa military parade na ito, maliban sa mga missile na karaniwang pinapakita ng North Korea, nadagdagan ito ng kakaiba at bagong dalawang aircraft na halos magkapareho sa isang pares ng mga US military drones, ang MQ-9 Reaper at ang RQ-4 Global Hawk. Bagaman walang report sa eksaktong combat capabilities at reconnaissance ng mga bagong system na ito, ngunit pinapakita rito ng North Korea ang kanilang pagsisikap na maiangat ang kanilang drone program sa pamamagitan ng pagdevelop ng mga drone na mayroong visual similarities sa mga unmanned aerial vehicle ng Amerika. Ang mga larawan at video ng military parade na ginanap sa Pyongyang ay nagpakita ng isang convoy ng mga truck na may dalang drone na halos kahawig ng MQ-9 Reaper, isang uri ng makapangyarihan at armadong combat drone ng US na may kakayahang magdala ng 8 AGM-114 Hellfire missile. At maaari din itong magsagawa ng epektibong mga misyon ng intelligence, surveillance at reconnaissance o ISR. Maliban sa parada, nagpakita rin ang North Korea ng isang video na ang drone nilang kahawig ng Reaper ay nagpaputok ng hindi natukoy na uri ng missile habang lumilipad. Samantalang tampok din sa parehong footage ang isa pang drone na halos kamukhang kamukha sa RQ-4 Global Hawk ng Amerika. Walang armas mga kapatid ang ganitong drone ng US, ngunit mas malaki ito sa MQ-9 Reaper at maaaring i-operate sa mas matataas na lugar at nakakapag-perform ng mas matagal sa kanyang misyon. Ang dalawang bagong drone ng North Korea ay mahirap makuha ang mga detalye at hindi talaga masabi ng mga eksperto kung gaano ito kalapit sa mga drone ng Amerika. Ang MQ-9 Reaper at Global Hawk ay pareho nang napatunayan ang mga sarili sa maraming mga operasyong pangmilitar, gaya ng regular na paggamit sa mga ito sa Middle East para sa mga operasyong kontra ISIS. Samantalang ang system ng North Korea ay ginagamit lamang para sa isang palabas at ngayon lang ito nakita. Gayunpaman, tinukoy ng media outlet ng North Korea na ang naturang mga drone na isang strategic reconnaissance drone at isang multi-purpose attack drone na bagong binuo at ginawa para sa Air Force ng bansa. Ang pagpapakita ng North Korea sa mga bagong combat drone ay naganap sa gitna ng kanilang paggunita sa ika-70 years na anibersaryo ng Korean War Armistice bilang Araw ng Tagumpay. Ang naturang military parade ay dinaluhan din ng mga delegasyon ng Russia at China sa gitna iyan ng tumitinding ngayong tensyon sa Korean Peninsula dahil sa ginagawang serye ng mga pagsubok sa missile ng North Korea at ang magkasanib na pagsasanay militar sa pagitan ng US at South Korea. Mas lalo ring uminit ang tensyon nang dumating sa South Korea ang isang Ohio-class nuclear ballistic missile submarine ng Amerika na siyang mas lalong nagpainit sa ulo ng North Korean leader na si Kim Jong-un. Base sa report mga kapatid, maliban sa pagbida ni Kim Jong-un sa mga missile at bagong drone ng North Korea sa mga delegasyon ng Russia at China, tinalakay din ng Russian Defense Ministry na si Sergey Shoigu at Kim Jong-un ang mga isyo sa panrehiyon at internasyonal na seguridad. At ang Russian Defense Minister ay nagbigay ng isang autograph na sulat kay Kim na mula sa Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin. Ang North Korea mga kapatid ay isa sa ilang mga bansa na sumusuporta sa patuloy na pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Sinabi rin noon ng Amerika na nagpapadala rin ang bansa ng mga armas sa Russia bilang suporta, ngunit itinanggi naman ito ng Pyongyang. Kabilang sa mga armas na ipinapakita ni Kim Jong-un sa bumisitang delegasyon ng Russia ay ang kanilang solid-fueled na Hwasong 18 Intercontinental Ballistic Missile. Isa itong nuclear-capable missile na maaring maghatid ng mga warhead sa mga target na libu-libong milya ang layo at kumakatawan ito sa isang kapansin-pansing tagumpay para sa North Korea's Weapons Development Program. Ngayon mga kapatid, ang mga bagong military drone na na-develop ng North Korea na kahawig sa mga drone ng Amerika ay talaga namang pinagsikapan nila ito. Dahil maliban sa kanilang mga sandatang nuklear, nakikita nila kung gaano kalayo ang agwat ng Amerika kung sa pagiging advanced ng teknolohiya sa armas ang pag-uusapan. Ang Domestic Drone Development Program ng North Korea ay iniulat na nagsimula noong huling bahagi ng 1980s nang mag-import ang mga ito ng D-4 drones mula sa China. Noong unang bahagi ng 1990s, nagsimula itong gumawa ng isang military drone nang i-reverse engineering nila ang D-4 drone ng China. Tinawag nilang Pangyon ang na-develop nilang isang uri ng reconnaissance drone, samantalang sa parehong taon nagsimula din silang bumuo ng mga attack drone na batay naman sa D-5 drone ng China. Ang mga unang drone ng North Korea ay pangunahing ginagamit lamang noon para sa mga target practice ng kanilang air combat training. Ngunit sa paglipas ng panahon, sinimulang palawakin ng bansa ang kanilang mga kakayahan upang makagawa ng drone na maaaring gamitin sa mga reconnaissance at ground attack mission hanggang sa nakadevelop nga sila ng ganoong mga unmanned aerial vehicle. Bagaman animo'y nagkukubli sa karamihan ng North Korea, ngunit nananatiling sumusulong ang kanilang teknolohiya at patuloy na umuunlad ang diskarte at taktika ng kanilang mga sundalo kung paano gamitin sa mga operasyon ang mga kakayahan ng kanilang na-develop na mga drone. Patuloy na pinalawak ng bansa ang kanilang unmanned aerial vehicle program sa pamamagitan ng pag-import ng mga reconnaissance drone mula sa Middle East at Russia. At noong 2014, naiulat na nakadevelop ang North Korea ng bagong drone na tinawag nilang Durumi na pinaniniwala ang may kakayahang umatake
at mag-reconnaissance. Noong unang bahagi ng 2012, iniulat ng South Korean media na ang Pyongyang ay nakagawa ng isang kamikaze drone na batay sa Beechcraft MQM-107 Stryker na unmanned aerial vehicle na gawa ng US. Ayon sa report, nabili ng North Korea ang drone ng Amerika mula sa Middle East, samantalang binago rin umano ng North Korea ang mga nabili nitong reconnaissance drone mula sa Russia upang magdagdag ng mga attack capabilities. Ang na-develop na multi-purpose drone ng North Korea na batay sa Stryker ng Amerika ay nakitang isinama sa kanilang military parade noong April 2012. Nang ipagdiwang ng mga ito ang ika-100 years na kapanganakan ng North Korea founder na si Kim Il-sung. Ayon sa pag-analisa, ang hindi pinangalan ng drone ay mayroong humigit kumulang 5.5 meters na haba at wingspan na hanggang sa 3 metro. At ito ay pinaniniwala ang may kakayahan sa reconnaissance at ground attack missions. Noong 2014 at 2017, marami sa mga drone ng North Korea ang bumagsak at lumagpas sa kanilang border. At nakita itong kahawig naman sa mga drone ng China at South Korea. Ilan lang ito sa mga karagdagang ebidensya na ang North Korea ay patuloy na pinapalawak ang kanilang drone program. Sa ulat naman ng National Assembly noong 2020, sinabi nito na ang pagiging advance ng drone program ng North Korea ay lalo pang umuunlad. Kabilang sa mga ito ay ang mas pinahusay na video recording and transmission, mas pinaliit na mga drone, pagkakaroon ng stealth drone at maging ang mga hacking capabilities. Ngayong taon mga kapatid, ang bagong dalawang drone na inilabas ng North Korea na kahawig sa mga drone ng Amerika ay totally wala pa talagang idea ang US kung ano ang kaya nitong gawin. Bagaman sinabi ng media ng North Korea na isa itong strategic reconnaissance drone at isang multi-purpose attack drone, ngunit nananatili pa rin nakalihim kung ano pa ang nagagawa nito na maaaring hindi kayang gawin sa mga drone ng US. Wala mang kakayahang mag-import ang North Korea ng mga teknolohiya mula sa mga umuunlad na bansa na mayroong malulupit na mga military drone gaya ng Amerika at Turkey dahil sa patong-patong na sanksyon. Nakakakuha naman sila ng advance na mga drone mula sa kanilang mga kaalyadong bansa kagaya ng sa Russia at China na kanila namang pinag-aralan at ginagawang mas advance ang mga teknolohiya. Walang duda mga kapatid na talagang nakadevelop na ang North Korea ng mga matitinding drone. Katunayan nito noong 2022 humingi ng paumanhin ang militar ng South Korea dahil hindi nila na-intercept ang 5 drone na pinalipad ng North Korea na tumawid sa kanilang border. Nang mapansin ng militar ng South Korea ang 5 drone ng North Korea, nagpaputok sila ng mga warning shot at agad na nagpadala ng mga fighter jet at attack helicopter upang pasabugin sana ang naturang drone na ang isa ay mas lumapit pa nga sa capital city. Umabot ng 5 oras ang pagtugi sa mga drone ngunit palpak ang kanilang pagpapabagsak dahil iniulat na tagumpay na nakabalik sa North Korea ang 5 mga drone nang walang anumang hindi magandang nangyari. Now to the new escalations on the Korean Peninsula. This morning, South Korea says it scrambled jets and even fired warning shots after North Korean drones entered its airspace. South Korea's military has apologized for its failure to shoot down any of the North Korean drones that crossed over the border. And that provocative action by North Korea sending drones across the border into South Korea, which responded by scrambling fighter jets. Determinado talaga ang North Korea na lubusang paunlarin pa ang kanilang mga sistema at teknolohiya sa paggawa ng mga sandata, partikular na sa kanilang drone program. Batid ng bansang ito na naging mabilis ngayon ang pag-usad at animoy pagpapaligsahan sa pagpapalakas ng armas ng mga superpower na bansa. Kaya naman maliban sa pagpapalawak ng nuclear weapons program ng North Korea, isa rin ang drone program sa mas pinahusay pa nila ng husto. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa topic na ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ng ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating Munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!